Yan, welcome po sa ating Global NARCV. Magandang umaga at magandang gabi po sa ibang lugar. At nako, siguro naman sa mga taga-Lipa, taga-Tanawan, kilala ninyo kung sinong kausap ko ngayon. Walang iba kundi si paring Joven Laven ng Tanawan. Pare ko, kamusta naman? Ay pa. Pare, mas magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa yung mga subscribers at mga followers. Ayos naman, awa ng Diyos. Ito, nakakaraos naman kahit pandemya. Alam mo naman. Yun, sir. Mukhang ganadong ganado ka ngayon, sir. Pwede ka ba mag-shoutout muna sa mga tropa mo? O, sige, shoutout muna sa mga followers ko sa YouTube, no, sa Hubinus World. Yun. Sa mga bike brothers ng Tanawan Chapter. Sa aking mga students sa Tinorek National High School at sa aking mga co-teachers sa Tinorek National High School, sa mga tropa dyan sa Lasalipa at sa Tanawan. Magandang araw sa inyo lahat at sana nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon, nako, mga tropa, malalaman natin kung bakit napakagaling ni Sir Joven mag-gitara. Mamaya, malalaman natin yan. Sir Joven! Parang Joven, okay lang ba? Mag-sample ka muna dyan ng isang jam na paborito mo. Sige, pero testing lang ha. Hindi ko, alam mo kasi, paano ko sabi? Basta, Oh! sige, bahala na lang. Yan, bahala na. Tanggapin namin yan. Oh, sige. Wait lang. Yun. Talagang ready-ready si siya. Parang Joven. Thank you.
klase talaga si paring Joven. Puro sabit? Pero sino lupit nun ha? Sino pamagat nun? Ah, ano yun? Love Thing by Joe Satriani. Wow, Satriani. O nga, nag-arunod ko si Satriani. Malupit din yun ha. Yung ba yung idol mo? Nung nasa Lasal tayo, naalala mo. Inintroduce sa akin ni Sir Tops eh, yung mga guitar instrumental. Kasi dati puro OPM, ganyan. Ayun lang ang tugtugan namin. Pero nung inintroduce sa akin ni Sir Tops yung ano, yung mga yung G3, yun, napainggan ko yun si Joe Satriani. So from that time hanggang ngayon, so naging title ko siya. At yung iba pa mga instrumentalist. No, na, wow. Puro ganun lang. Lupit, sir. Idol. Di naman. Di puro sabit niya. No, maganda sa pakinggan. So, paring Joven, kapag wala ka sa duty o wala ka sa school, sino ba si paring Joven sa bahay? Yun. Ako ang batas sa bahay. Pero ang misis ko, tagapagpatupad. Hindi, joke lang. Ano lang? Siguraduhin mo. Hindi, wala naman dito. Hindi, joke lang. Ano, normal na ano lang. Alaga ng bata, nood ng TV, gano'n. Minsan, movie marathon. Kahit paulit-ulit ang pinanonood, gano'n. Gawain bahay, yan, laba, gano'n. Laba? Gano'n. So, dyan, ano eh. Ano ka rin pala, Canadian? Ano ibig sabihin ng Canadian dyan? Laba ka na dyan, magsahin ka na dyan. Yung pala yun, Canadian. Yung pala. Magsahin ka na dyan. Magsahin ka na dyan. Magsahin ka na dyan, yung pala yun. Ayun, sir. Oh. So, meron kang natutulong ngayon, ha? Oo, oh, yun. Maipapauso ko yan sa amin, dito pag, ano, Canadian. Ayun, pare ko. So, ang lupit mong mag-gitara. Yung ba ay napag-aralan mo sa school or sariling sikap lang? Actually, ano, hindi naman ako nag-attend ng mga musical, ano, school. Ano lang, self-taught. Tapos mga nakikinig sa YouTube. Maya, minsan sa mga lesson sa YouTube. Ganon. Tapos, minsan, Sipra. Kung pag di makuha sa Sipra, Guitar Pro. Nagano sa mga tab. Minsan di na rin kaya pag Sipra kasi matagal ako mag-Sipra. Nagigitar Pro na lang mas. Pero nung kapanahon na natin mga 90s, nagda-download ka rin ba ng mga ano? Yung mga notes na tawag doon. Yung mga sikat yung mga tugtugan, mga tab ganun. Mga tab. O, nung panahon natin nung mga 90s, hindi ako masyadong ano sa gitara. I mean, sa mga pagda-download. Kasi wala pa naman, hindi pa uso masyado download doon. Ang uso noon yung bibili na magpapakotakapi. Yan, sa Recto. Pero hindi ako nag-ano doon. Kasi parang hindi ako masyadong inline sa ganun. Ako, makatugtog lang ako ng mga simpleng Eraserheads. Okay na sa akin eh. Mga rhythm part. Pari ko, mga ganyan. Alam mo naman, di ba? Pero hindi kasi ako inclined sa mga lead, sa mga improvisation, sa mga scale. Hindi ako, ano doon, hindi kagad na-introduce sa akin yun. Kaya, so, paano nag-umpisa yan, yung pag-lead mo? Paano nag-umpisa yan? Ito kasi nagsimula nung, naalala mo nung sa Lasal tayo, kasi dati akong vocalista ng banda namin, yung faculty band. Parang walang dating. So, sabi ko, kagaya nung, diga na, nakuha ka naming vocalista. Naisip namin ng banda na pag kung sinong college yung may event, doon kami kukuha ng vocalista. Kagaya, may say, nursing night, di ba? Naalala mo kung naalala mo, nursing night. Kumukuha kami ng nursing teacher or nursing professor. Kagaya mo, nakuha ka namin. Para at least may appeal sa mga bata na ba si Sir Logro, no? Ganon. So, yun. Oo, para may appeal. Tapos noon, sabi ko, hindi na ako kakanta, magigitara na lang ako. Tapos, may nakilala akong estudyante, si Ralph, kung naalala mo yung dati nating estudyante. Tinuruan niya ako, and then, yun, nahilig nga ako. Tapos, nakapanood ko nga yung G3, yun, na ano nga ako mag-lead. Wow, sarap, so, bago-bago lang pala yan. Bago-bago lang. Bago-bago lang, oo. Parang early 2000, mga ganun. Kasi nga, in dun lang na-introduce sa akin yung ganung kind of music. Eh. Kasi tayo dati, palibasa nga, wala naman tayong means, wala tayong resources noon. Mm-hmm. Ako pala, I mean, ganun, medyo wala. Kaya nasanay lang sa tugtugan sa kanto, tugtugan sa inuman dati, puro rhythm lang, acoustic lang. So, hindi ako masyadong ano, sa mga scale, mga ganyan.
Pero kung mumpo mo yan, pare ko na ano, na-develop yan, siguro talagang malupit ka na. Kasi ang bilis mo makapag-pick up ng lead, di ba? Yun ang sinasabi ko eh. Hindi rin. Siguro, pero hindi siguro panahon noon. Nung bata pa kasi. Kumbaga, marami pang diversion, marami pang gustong gawin. Hindi pa talaga alam yung... Wala pang certainty kung anong gustong gawin. Siyempre, bata. Ayun, sir. Kasi yung minsan maranig ko sa iba mga tugtugan na meron silang paboritong paghawak ng gitara, yun kagad yung tinutugtog nila. Yung tinatawag nila pet lick ang tinatawag nila. Meron ka bang ganun? Oh, actually mula noon hanggang ngayon natuto. Mula nung natuto ako mag-lead hanggang ngayon, yun ang parang lagi ko na nagagawa eh. Parang pagkahawak ng gitara, parang sample nga, pare ko. Yun, pagka unang hawak ng gitara, yun ang wala, parang normal, parang instinct na. Oo, yun ang man sa para ano lang, simpleng yung kasi una ko natutunan na lick, yung ano, yung simpleng pentatonic lick na parang style, hindi ko alam, style slash ba yun? No? Hindi ko alam. Sa ganun lang. Pagka na... Yan nga, parang slash ang style pero hindi naman slash yun talaga, no? Hindi ko ano eh. Basta, yun talaga ang ano ko. Basta nakakuha ko ng gitara kahit, bago magja-jam kami, yung improvisation lang. Yun, hindi nawawala sa akin yung pagkatugtog kami. Yung lick na yun. Parang, parang instinct na kagad paghawak. Yo, instinct paghawak. Kagad, oh. Yung yung pare ko, yung pag-gitara mo, yun ba, na-implementan ka ba ng mga nasa pamilya nyo or mga tropa mo lang? O ikaw mismo nag-develop sa sarili mo? Actually, nung bata ako, yung tatay ko kasi, nag-gitara. Meron siyang electric guitar, yung Gibson na binili sa Raon. Tapos, nung bata ako, sinasama niya ako sa inuman, ganyan. Yung, gano'n lang. Na kinakalong-kalong nila. Tapos ang uso noon, sa karaoke lang sinasaksak. Alam mo yung karaoke noon? Oo. Yun. Kasi yun, wala pa kasing video okay noon eh. So sikat na sikat yung tatay. Hindi naman. Kumbaga, demand, in demand yung tatay ko pag may inuman. Kasi nga may gitara. Siya ang gitarista. Kanta. Oo, siya ang gitarista. So yun, nanonood lang sa kanya para nainganyo rin ako. Tapos, yun, syempre eh, nung bata tayo, kung naalala mo sa Channel 5, yung bago pa yung Channel 5, meron doon palabas yung Beatles eh. Yung parang grabe talaga discography ng Beatles from yung black and white pa. Lahat ng tugtog nila sikat from 1960s up to 70s. Pinapalabas doon ng isang straight walang commercial. Just broadcast yun ng Channel 5 eh. Tapos yung pinanonood ko yung araw-araw. So yun, parang natuwa ako. Parang nainganyo talaga ako mag-gitara. Parang marami talagang lakas talaga ng impact ng Beatles, ano? Oo, talaga. Ako talaga ang lakas ng dating nila eh. Mga klase, no? Kahit mga bata-bata pa tayo. Yung kahit ikaw, di ba Beatles ka rin, no? Oo, doon din ako na... Nalalami ka ng tamunong sa'yo ay nursing night natin? Nung pinakanta ka namin? Nakalimutan ko na, ano ba yun? Pwede na pa siguro. Anong title? Yung Come Together ba yan? Yun, oo, yun. Naalala ko. Yun, naalala ko. Dinaming pala natin yan. Oo, tapos. Come on, plot's up, pick up. Good. Oo, yun. Yeah. Nalimutan ko na yun eh. Yes, pero... sabi na natin. Sige, wag na. Yan, oo. Parang ganun. Oh, grabe talaga ang Beatles. No? Malupit. So, isa sa mga influence mo pala yun, ano, Beatles. Oo. So, halos lahat yata eh, mga kabataan. Ilalas siguro ito nung panahon pa, no? 60s. Mm-mm. Kitang-kita naman natin yung ano eh. Oh, yung influence, ano? Kahit yung sa mga sikat ngayon, pag tinatanong sila, merong, ano eh, merong
pinch ng ano yung Beatles. Meron talaga. Influence. So yun, yun. Maliban sa Beatles pare ko, mayroon pa bang iba? Local. Sa ngayon, yung mga ano, sa local, ano, syempre, yung panahon natin, River Maya, E-Heads, yun. Parokya, usual yun eh. Mga Arcacia, yung Rockstar, yun, tapos, yun. Sample mo na dyan? Meron bang sample ng Eraserheads dyan? Sample ng Eraserheads, wait. Kamukha mo si para luman. Yan, di ko na alam. Intro voice, intro voice. Intro voice. Yung mga ganon. Tapos mga rock star. So, parang meron ka bang banda ngayon? Nung bago mag-pandemic, meron eh. Yung, puro kami teachers ng public school dito sa DepEd Tanawan City. Ang tawag namin. Nung una, ang pangalan namin, Biglaan Band. Kasi nagkaroon ng program, Teacher's Day yun, alam ko eh. Teacher's Day. Biglang kaming tinawag. So, kaya Biglaan Band. No, tapos, nung lately, after namin tumugtog doon, medyo okay ang feedback, tinuloy na namin. Naging ano kami, Mansanas ni Adan. Mansanas ni Adan? Oh, Mansanas ni Adan. Adam's Apple, ganun. Adam's Apple? Wala, walang... So, parang Tagalog, tugtugan nyo? Mansanas. Parang tugtugan nyo doon? Anong genre? Ano? Parang mainstream. Tapos mga, ano, alternative. Pinoy alternative. Mm. Tapos sumali kami sa Battle of the Bands dito sa Tanawan. 2019 yun eh. Tunugtog namin yung kay Pepe Smith, yung Ang Himig Natin. Yan oh. Tapos yung natin yung isa, nalimutan ko yun. Oh, yan. Tapos yung isa, hindi ko natandaan yung parang medyo underground na rock. Hindi, kalabas, hindi ako nag-underground na ano, yung mga metal. Kaya hindi medyo tumatak sa akin. Kaya yun. Sa ano lang. Ayos lang yan. So sa banda mo, ikaw ng gitarista o vokalista? Gitarista. Ah, dalawa kami. Yung isa kasi namin kasama, magaling eh. Pwede siyang organ, organista, tapos gitarista rin. So pag ang tugtog namin, mga toto, yung mga kailangan ng organ, siya nag-organ, ako ang gitarista. Oh, bigat yun ah. Pagka naman walang organ, so dalawa kami nag-gitara. Okay. Masaya din kasi pag dalawa, kasi pag nag-lilit, nag-adlib, nag-improvise kami, parang sagot. Kutang kami ng adli, gano'n. Tapos talo ako. Siyempre, magaling. Magaling siya. May aral siya sa music. Tsaka, mayaman ng vocabulary niya eh. In terms with ano eh. Music theory. Eh ako, wala. Puro ano lang. Pero ang sarap ng pakiramdam. Yun ang masarap pag may malupit na kasama talaga. Parang feeling natin talagang magaling na rin tayo, di ba? Nakakasabay tayo eh. Nakakasabay tayo sa kanila eh. Tsaka ano, napipilitan ako mag-aral. Mismo. Kasi pag ano, pag di ako nag-aral, di ako nag-practice, wala, lamon, iwan. Kaya gano'n. Eh, mataas ang pride ko. So, gusto ko kahit pa. Nakakasabay. Nakakasabay kahit pa. Yung gano'n. Pero after itong pandemic, itong pandemic, hindi na kami nakakaano kasi nga, walang event. Walang, kasi kami natugtog lang sa DepEd talaga. So, ingat. Once pala tumugtog kami before pandemic sa isang tawag doon, parang burger business ng isang tropa. Mm-hmm. So, parang opening nila. Opening. So, yun, pinatiktok lang kami. Yun, tiktok ano lang, chill lang. So, dahil open. Na, hindi na sayang yung ano, jamming sa bahay. Oh, ganun. Pero ngayon, wala talaga. Wala talaga ngayon. Pero tuloy-tuloy lang jamming, ipon-ipon lang. Oh, ganun na nga. Maganda pag maraming ipon, eh, para pag biglaan, yun, tuloy-tuloy din. Ayan, so, pare ko, yung ba, dahil magaling ka kumanta, nagigitara ka, meron ka bang nagawa ng composition? Oh. Yun ang, ano, yun ang isa sa mga frustrations ko, ano, compositions. Dati, nagsusubok mag-compose, kaya lang, ano eh, limited kasi ang time. I mean, hindi ko kasi siya talaga, ano eh, hindi yun ang aking focus talaga. So parang ang dating na lang sa akin ngayon ng music,
Parang hobby na lang. Kasi nga, hindi naman talaga yun ang aking bread and butter. Alam yun? Mm-hmm. Hindi talaga yun ang focus eh. Kaya, hindi. Wala akong, hanggang simula lang. Mga simpleng guitar riff, pero wala na rin. Hindi ko na rin naaalala yung mga ginawa ko dati. Pero wala. Okay. Ice lang yun. So, ito na lang tayo mag-focus. Itatanong ko sa'yo. Kasi gitarista ka, di ba? Pwede ba na yung malaman yung setup ng gadget mo dyan? Actually, ngayon, nung nag-pandemic, talagang hindi ako masyadong naano. Yung mga magaganda kong gadget, binenta ko dati. Kasi pati magaganda kong gitara, mga Ibanez ko na RG, binenta ko. Kasi parang ang feeling ko pag di ko nagagamit, sayang. Kesa mabulok, kesa masira. So, ginagawa ko, binibenta ko na lang sa iba. Yung talaga nangangailangan. Pumunta sa mabutang kamay din. Oo, ganun. So ngayon, ang inano ko na lang, nung lately, parang sabi ko, parang nakakamiss din naman. Bumili ako ng mga budget meal. Ito talaga yung mga budget meal na... Paano yun? Hindi ko pa nga siya nagagamit sa live. Sa mga gig. Ito, sumula lang na nag-pandemic. Yung gitara ko, sumula tayo sa gitara. Aira Pro. Manga series. Parang Korean made yata ito. So, ang mura ko lang ito na kailang din naman. Pero wala sinabi to sa mga dati kong gitara. Talagang branded. Tapos, ngayon, yung aking ginagamit na effects, simple. More, ano nga ito? GE100. Wala mo kung magkano. GE100, more. 5,000, gano'n? Oo, mababa pa. Parang kulang 3,000 to sa Lazada. Pero magandang tunog ah. Pero kung ikukumpara dun sa mga analog pedals ko dati, may maganda akong setup dati. Naka-Boss ako, Boss DS1, CH1, tapos meron akong SD1, mga ganon. Meron pang digital reverb, digital delay. Iba yung tunog niya eh, kesa sa ano. Nakukulangan ako dito sa multi-effects na to. Pero nagka-multi-effects din ako dati yung Zoom. Pero wala, binenta ko rin sa tropa rin na church. Sa church nila yung gitarista sa church. So yun. Ito, wala. Talagang, kasi inisip ko, wala namang gig. Wala namang... Parang gig. Ano lang, so, katuwaan mo lang. Oo, yun lang. Pagka nakaisipan ko lang. Kaya, puro budget meal. Idolo ko nga yung camera. I-blur ko na lang ulit. Yan. So yun lang. Simple lang. Tapos minsan naka-amplifier lang ako na. Orange. Yan. So yun ang ginagamit mo sa nakarang tugtugan nyo? Yun? Ah, hindi. Yung mga analog. Mga analog pedals ko yung mga ginagamit ko dati. Kasi yun talagang subok yun sa live eh. Pagka, ito kasi hindi ko pa nasusubukan ko sa yung may kajam na drums. Wala eh. Hindi ko pa siya nasusubukan. Wala, ganito lang, sa bahay lang. Ganyang setup lang. Tapos, audio at least kahit pa paano, meron pang inaapakan. yun lang. Ito pang kinitimpla. Ayos din. Pagka walang-wala, hindi ayos din. Ayun, pare ko. So, kasi binanggit mo kanina si Satriani ba yun? Oo. So, ilan mga kanta niya na natugtog mo na? Isa yung dumping. Actually, madami akong gustong kanta niya eh. Yung Crying. Kaya lang, hindi ko pa siya mabuo. Yung Always Sample nga dyan, kahit hindi mo mabuo. Magaling kasi na, kung napakinggan mo si Satriani, hindi siya mabilis eh. Magaling yung emotions niya. Sa pag- Crying. Tapos, crying. Always with me. Ganda, no? Parang sumasayaw kumakanta. yun lang ang isang advantage ni Joe Satriani.
Saka marami rin naman iba pa, yung mga Steve Vai, baka alam mo sina Steve Vai, Eric Johnson. Mhm. Na Guthrie Govan. Uh-huh. Yung ba sir mga binanggit mo, may mga koleksyon ka nila? May mga CDs ka ba nila, posters, wala kasi ano eh. Wala. Kasi alam mo naman nung panahon natin, digital ano na, uh-huh. I-download. So hindi na ako na usuan ng bumili ng CD. Sorry. Pero hindi pa. Dati kasi tape, CD, ngayon wala na. Oh, yan. Kaya siguro namamatay na yung ibang ano eh, industriya. Kaya nabuhay yung mga Spotify, yung mga... Oo, kaya nga eh. Kasi pero may mga digital platform na gano'n, pare ko eh, na nag-collect pa rin sila ng mga tape, CD, mga... Oo, meron talaga. Mahal na. Mahal, man. Mahal na ngayon kahit yung cassette tape. Hmm. Ang kauna-una kong cassette tape ay second album ng Eraserheads, yung Circus. Parang grade, high school yata ako nun, third year high school or second year high school. Yun ang kauna-una. Siyempre, estudyante tayo dito sa Pilipinas. Hindi naman ganun kayaman. Ibig sabihin, yung resources eh, hindi eh. So, makabili ka ng isang cassette tape, talagang ano na yun, ginto na sa atin yun eh. Saka mahal ng mga original eh. Kaya ang ginagawa original, natin, mapunta lang tayo ng Quiapo eh. Oo, sa Quiapo. Yung mga... mga recorded lang sa mga recorded. Oo, pero ayos na din. Pinapakinggan, gigayain. Nabubuo din eh. Kasi mabilis masira pagka rewind play. Pagka may sinisipra kang kanta, rewind play. Ganun. So pare ko, sa kabuuan, nakailang side bands ka na o nakailang group ka na ng banda? Madami-dami din, pero yung banda kasi namin, ano eh, hindi siya for living. Parang hindi siya pang, ano tawag doon, pangkabuhayan. Yung pang hobby lang, mga nakakasama ko, puro hobbyist lang. Kagaya sa Lasal, nung nasa Lasal tayo, di ba? Faculty band. Mm-hmm. Oo, pag may event lang, ganun. Dito rin sa DepEd, ganun din. At is masaya. May mga event. Nagigibisi rin tayo, di ba? Oo, yun nga eh, medyo... Nagigibisi rin tayo. Hmm... Malimit na duty natin. Oh, palipas oras, ganun, pangalis ng stress. Masaya rin kasi pag gano'n eh. May nakikilala tayong mga ibang tao. Yan. Oh, yan mismo. Nagiging kaibigan, musikero din. So, yun. Kumbaga lumalawak yung network natin. Yan, gusto ko dyan. Yung alam nila na hindi mo alam, nakakaroon ng sharing ng ano ng information, sharing ng skill sets. Yun, isa sa mga na ano ko yun eh. Kasi nga, kung walang ganun, hindi ko ma... Kagaya ni Sir Tops, no? Topper Tapay, kung hindi niya na-introduce sa akin yung mga G3, mga ganyan, hindi ako mahihilig mag-gitara ng ganung ano. I mean, yung mga... Ma-introduce sa akin yung mga scale, yung pag-i-improvise, ganun. Kaya na-challenge yung sarili mo eh. Oo, yun nga. Yeah. Ang problema ko lang, pag na-challenge yung sarili ko, pag di ko nagawa, parang napu-frustrate ako. Pero dahil nga... Limited time kasi nga pamilyado na eh. Pagpaga, hindi na yun ang focus talaga ngayon. Pag may extra time lang. So doon sa mga nakagrupo mo, pare ko, ano yung tingin mo na medyo mahirap-hirap ang tugtugan? O pag huli, yung ano, yung Mansanas ni Adan. Kasi ang kasama ko doon halos bata, mga batang teacher. So, karamihan sa mga gusto nila, maingay, yung mga ganon. Eh parang kasi as we grow older, alam mo naman, parang mas gusto nating mag-settle dun sa mas ano eh, mas mellow. Ewan ko sa iyo, pero sa akin parang ganon, nagsasawa ako sa mga crunch, mga chugs-chugs. Ewan ko ah. Pero okay sa akin 'yon. Depende. Okay sa akin 'yon, pero pagka sa tugtugan minsan hindi ko na trip. Kaya yun, minsan mahirap sumabay pag ang mga gusto nila yung mga ganon, mga underground. Siyempre, dahil kasama mo sila. Mga heavy metal. Naaral mo rin. Oo, mga ganon. Hmm. Kaya yun, siguro yun ang pinakamahirap sa akin. Pero pag ang trip naman nila, minsan may trip din sila ng mga oldies din. Kagaya nga ng mga Toto. Yan. Nakakasabay ka. Mas lalo kang ginaganahan. Oo, kasi nga, mas mga mellow yun. Tapos, pag pinugtog namin Toto, yung... Some people live there. Yun. Some peeps. Oo, some peeps. Yun. Yun.
Pagka mga gano'n natagtugan, tapos yung mga normal nating yung mga 90s, awit ng kabataan, yan. Depende rin kasi sa audience namin eh. Pagka ang audience namin, teachers na mga oldies, alam mo yun, pagka may event na teachers, yun, binabagay din namin. Yung binabagay. Pero yung... O binabagay namin yung mga kinakanta namin para makasabay yung audience, kagaya namin, kagaya. Mga til, ano nga tawag doon yung Till They Take My Heart Away, mga ganon. Mm-hmm. Maganda tugtugan nyo, ha? Puro ano lang kami, puro cover songs. Ganon. Cover songs. Pero nung inya, nung sumali kami ng Battle of the Bands, medyo hindi ko nga trip yung tugtog nila, iba. Kaya, nahirapan ako makisabay. Sila, talagang headbanging ako, hindi. Talaga, lipas na ako sa panahon na, ano eh, ganon. Yun. All right. Rock and roll ulit tayo. Medyo hindi siya rock eh. Hindi ba? Ayos. Klase. Pamagatan, sir. Ah, wala ng ano 'yon. Ano tawag doon? Improvisation. Inang nahihiligan ko ngayon, yung parang improvise mo. Oh, parang magda-download lang ako ng backing tracks. Mm-hmm. Tapos minsan naggagawa ako ng loop. Tapos 'yon. Mm-hmm. Wala lang, anything goes, noodling. Pero maganda. Ganun lang. Kasi yun ang pinaka-trip ko ngayon. Mga minsan may sense, minsan wala. Depende sa ano eh. Depende sa kung ano yung lumabas. Pero sa mga nakikinig na kagaya ko, ganda. Maganda yung dating. Oo. Pwede mo nga i-record yun eh at bigyan mo ng title eh. Di ba? Pero yun ang pagbasa pag napagtripan ko lang pagka minsan hindi na ako makabuo ng yung mga gusto ko yung mga kagaya kanina yung mga title eh yun yung, ano lang noodling lang ang tawag ko. Maganda yung mga riffs mo na naisip eh, bibigyan ng isang magandang kanyan composition, maganda yan. Sana nga. Kaya lang ang problema doon, hindi ko na maulit. Hindi ko na maulit 'yon. Bawa, ginawa ko ngayon.
Iba na, hindi ko na ma... Dapat nire-record natin, nire-record mo. Para meron kang maraming ipon, hindi mong balikan. Yun yung mga ini-eskala mo eh. Ganun. Tapos yun, alam, ilang ang buhay ko ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya ano, kasi nga walang banda, walang gig, wala akong matrip ang buuing ano eh, wala akong matrip ang buuing kanta. Mm-hmm. So, ganun lang. Ganun mm-hmm. Siguro pag tumatanda na. Hindi naman. Sa musika naman, walang tumatanda daw eh. Tama. Ayun, pare ko. So, dun ba sa mga gigs, na mga concert na na-experience mo eh, meron ka ba bang naalala na hindi mo makalimutan? Mga isang senaryo. Oo, madami. Yung one time tumugtog kami, no, ang tinanta namin, ang tinutugtog namin, 214. Di, ang ganda ng adlib nun. Eh ako, excited ako nung gawa ng first time ko siyang tutugtugin sa live audience. Yun, eh doon nung adlib na, nagloko ngayon yung ampli. Hindi ko alam kung sa ampli o doon sa effects ko eh. Walang lumalabas na tunog. Bira. Sabi ko, mamira, kung alam mo yun, ang tagal mong inintay para ma-perform mo. Tapos mo yung adlib, mga ganyan. Tapos nung adlib na, wala. Sabi ko, wala. Minsan sa kable yun eh. Sa kable ng gitara. Sa kable. Minsan. Tapos minsan nagiging, ehon ko yung... Nagiging nagluluwang, lumuluwang. Oo nga. Maaari din nga sa ano, sa kable. Pero ang tingin ko nun sa effects ko eh, parang, kasi yung digital effects ko na yung zoom. Ang problema sa mga digital effects, pag nga nagpa-fluctuate, naiiba yung, ano niya, yung input, voltage, saka yung ampere, yung current, na iiba rin ng tunog. Ganon. Parang napansin ko rin yun sa mga, ano, sa mga digital effects. Kailangan talaga constant ang power supply. Mm-hmm. So, ending, sayang lang ang tugtog namin. Nakatingin namin ng kabanda ko. Wala. Pero, pwede pa rin ako sa tugtog. Wala lang, nalabas. Yun. Mm-hmm. Sayang, ano. Pero yung mga events na yun, nire-record nyo, mini-video nyo ba yun? Meron eh. Merong recorded. Ang problema pagka nawawala, ibig sabihin eh, pag nagpalit ng phone, nawawala. Oo, no. Sayang, meron kasi kaming ganoon eh, experience na nawala yung video. Parang sayang eh, kasi 'di ba pagdating ng araw papanoorin mo lagi. Oh, yung video natin, naalala mo yung Froshies, ang kinanta mo noon na prinsesa eh. Meron ka ba noon? Hindi ko na nga ma-retrieve kasi sa tagal na noon, ibang format pa ng video noon eh. Ah. Tapos pag tinransfer ko na sa ibang ang tawag doon, format not recognized. Kaya hindi na rin na ano. Ayun, pare ko, naalala ko yun. Oo. Oo. Nakasama natin si Doktora Marasigan. Remember? Oo, yun. Sa Sentrum yun, di ba? Oo, sa Sentrum. Maganda tugtugan yun. Pari ko, baka ma-retrieve mo yan. Sayang. Hahanapin ko nga kasi sa Para ma-upload natin, ma-upload natin. 2000, parang 11. 6-7 yun, 6-7, 8. 6-7, o. Yung kasagsagan ng banda nun sa Lasal eh. Kaya, extra tayo eh, no? Kaya na eh. Ayun, pari ko. Eh, minsan nakikita ko, marami ka ng mga boys eh. Mga anak mo. Yung ba, meron ka ba nakikita sa kanila na tingin mo magumada rin sa kagalingan mo? Sa ngayon, parang wala eh. Yung panganay ko kasi, yung 16-year-old ko, ibang hilig eh. Hindi gitara eh. Parang, ewan ko kung, parang, sa generation kasi ngayon, puro digital, puro cellphone. Oh, okay. Games, diba? Wala. Sa mga bigla na lang yan. Baka bigla na lang lumabas ang talent. Sana nga. Pag binigyan mo ng gitara. Pero may gitara kasi ako dati nakasabit lang. Hindi, wala. Hindi ginagalaw. Oo, didma lang. Yung mga maliliit ko, kinakaskas lang. Pero hindi naman. Siguro sana, pagdating ng panahon, malaman natin. Kung pero, gusto nila, susupport naman ako eh. Tama. Mag-music. Yun. So, ina-advise mo rin pala sila na minsan, di ba? Iba din kasi pag may ano ka sa music, may background eh. Oo. Nasa mga bata, di ba? Lalo sa school. Nakanta. Ayun. So, paano nagmana sa'yo? Hindi, mas mana sa asawa ko. Ay, si Mrs. Mag kumanta rin. Oo, minsan. Ayun. At least, jamming, di ba?
Oh, yun. Ganun nga. Tayo ang story ko. Hindi, ibig sabihin kung ano gusto nila, support lang ako. Yung, tama yan eh. Kasi karamihan talaga kung ano yung gusto ng anak natin. Pagbibigyan talaga natin eh. Oh. Ayun. So, pare ko, tuwing ba nag-gigs kayo noon, tayo, ano ba, paano ba nire-ready sarili mo? Ewan ko ba, eh, simula noon, pag may ano, maakit na ng stage, lagi ako may stage fright. Ah, ganun ba? Parang, oo. Halata, ha? Lagi ako parang kinakabahan minsan sa simula, parang meron kang frozen fingers, ganun. Oo. Parang numb feelings. Mm-hmm. Pero as time goes by, pag parang makina, pag uminit na, yun, okay na. Tapos syempre, kasama lagi yung practice. Yan. Kaya lagi yung sinasabi ko sa mga estudyante ko na high school na warm up, kahit saang bagay, kailangan ng warm up. Oo, oh, warm up talaga. Kasi dati, wala, basta excited ka tumugtog, pero pag nandun ka na sa stage, wala, para talagang ano eh, parang naninigas sa videos o kung sa ano pa man. Parang ganun. Mm-hmm. Yun. At least, hanggang ngayon ba? Oo. Kahit saan. Mabirang. Kahit saan larangan. Bawa, magde-demonstrate ako na demonstration. Mm-hmm. Teaching demonstration. Mm-hmm. Sa so, simula lagi mayroong. Sa simula lang. So, kailangan. Kung nakakumpiyansa na, okay na. Ang ano ko lang naman, lalo pag natugtog, pagka sa simula kasi hindi mo alam kung anong tanggap ng tao eh. Kumbaga, yung inaano ko eh, parang tanggapin kayo ng tao yung tugtog namin. Makasakay kaya. Pagka naramdaman ko nakasakay na yung mga tao nanonood, di okay na. At least na ako. Kumbaga, okay, sige. Pero pagka nararamdaman ko parang hindi, lalo ko nagtetense. Parang hindi yata bagay yung kanta. So, ganun. Mahirap din eh. Mahirap din maging performer, di ba? Nadanasan mo. Mahirap din naman. Mm. Ano yung ginagawa namin? Enjoy lang pagka ano, yung sinasabi ng mga bandmates ko. Enjoy lang natin kahit Battle of the Bands yan, kahit matalo manalo, at least enjoy. Tapos we parang capture the moment. Parang yeah, mismo. Kaya lang, sa simula lang talaga. Umpisa lang. Parang tumatagal, nagiging ano na. Nagiging monster na, no? Hindi na. Nagiging kalimaw na sa States. Oh, mayroon talaga magsimula. Mm. So, parang ka, may iba naman tayo. Sige. Tawag dito. So, paano mo napanatiling kagwapuhan mo naman? Kagisigan mo? Ikaw ba, nag-basketball pa rin o nag-bisikleta na? Hindi, pare. Simula nung ano, nagkaroon ako ng ACL tear. Ah, sa team na so, nag-basketball tayo dati? Yung ba yun? Oo, yung pa yun. Parang 2009 pa yun eh. Mm-hmm. Eh hindi ko na naasikasong ipa-opera kasi mahal. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Mahal ng opera. Sabi ko eh, ano, hindi na. Tapos minsan nagbabike. Mm-hmm. Meron kami grupo ng bike. Kaso ngayon, simula nung nagkaroon kami ng nagbalik yung schooling ng modular tsaka yung blended learning na tawag dito sa amin. Mm. Nawala kami ng, ako actually, nawalan ako ng oras sa gitara, okay. Sa biking, pira na. Kasi taliwas dun sa iniisip ng iba na ang mga teacher ngayon, walang ginagawa. Hindi eh. Mas dumami yung ginagawa ng mga teacher. Fairness naman sa amin mga teacher naman. Hindi naman sa pag-ano. Ma-share ko lang. Akala ng iba, palibasa, walang pasok, walang ginagawa. Hindi eh. Mas marami kami ginagawa. Modules kami gumagawa ng self-learning materials. Oo, tama na. Tapos mga video lessons. Yun. Tapos ang daming chichikan. Kaya yun. Tapos ang dami pang paperwork sa school. Yun lang nami-miss ko ngayon. Bakit wala ang ganon? Wala na akong ganon. Practice ka nga pa. Nagpa-practice ka. Oo, oh, nasa practice ako kasi ako ngayon eh. Pero sarap naman balikan yun eh. Di ba? Ayos din. Eh, kasi yun talagang ano eh. Ng chosen profession. Wala. Hindi naman siya nagre-reklamo. Ano, pero wala lang. Siyempre, tingnan ng buhay. Eh. Yeah, miss kaya na talagang nung nag-pandemic, yun nga, nakolintian ng oras. I mean, nung nag-pandemic, pero may nag-start na yung classes. Yung mm-hmm. Medyo nakolintian na ng oras. Pero nung pandemic na wala pang klase, yung kasagsagan, yung unang bugso, yun, nasa bahay lang. Ang dami ko namang oras.
Yun nga lang. So, at pero test, ikaw diba? Talaga noon, ano, dahil practicing ka, talagang frontliners ka, talagang saludo kami sa inyo. No, front, kasi salamat, yung, salamat, pare ko. Kayong umaharap eh, mga health workers, di ba? No? Yeah, oo. Lalo dyan, saka ba, nung kasagsagan ng pandemic, saan ka? Nandito na kami sa, ano eh, sa US eh. Kaya medyo, maganda lang dito kasi yung mga PPS talagang madami-dami sila. Pero nagkaubusan din, kalagitnaan, nagkaubusan. Minsan nga, dapat 8 hours out sort yung N95 mo eh, 12 hours. Oo, init na, no? Oo, medyo yun ang, ano, yun ang challenge namin. Pero ngayon, medyo, alam mo na, parang sa inyo din, maluwag-luwag na rin. Pero tanong ko para dyan sa inyo nung kasagsagan ng ano, hindi naman, yung, alam mo, natandaan mo yung discrimination, yung mga Asians, binugulpe, na mga, ano, oh, meron pa rin nangyayari dito. Meron pa din. Meron pa din. Mm-hmm. Kahit hindi pandemic. Oo nga, napakahirap, no? Mahirap din. No? Pero ano lang yun, mga mangilang-ilan lang. Pero sa in general, okay din naman. Okay din naman. Saka mayaman ka na dyan eh, di ba? No? Malapit-lapit na. Malapit-lapit na. Si Tober ang yaman na eh. Nung umuwi dito, nung nag-jump kami, ayos na ayos eh. At least. Nakawin na ba? Nakawin na? Nakabalik na siya nung may iwan. Oh, sige, hanapin ko mamaya yan. Kukontakin yan. Oo. Nakita ko nga kayo eh. Nakita ko nga kayo sa, ano, sa Facebook. Ang tinignan ko lang, akala ko throwback. Oo. Sabi ko, no, may pala ito si Sir. Yun, sabi ko, kaya nakita ko doon, kaya nakontak kita. Doon nag-umpisa. Kasi akala ko, throwback lang yun. Yung pala, doon talaga siya. Kasi nag-uusap din kami noon eh. Oo nga. Nakwento ka niya nga kasi nga, akala niya nasa UK ka pa. Oh, nasa Ireland. Oo. Eh, sabi niya nga, nasa US ka na. Oo, yun ang ano namin. Mag-jamming nga doon, sana kami. Eh, nakalipat na. Dito na lang kami mag-jamming sa Global Nars TV. Yan, oo. Yun. So, pare ko, maraming salamat. Nako, maraming salamat sa oras mo at sa mga words of wisdom mo sa music. At least nalaman namin ang sikreto mo, pare ko. No problem. It's my pleasure. Ayun, oh. Oh, pare ko, ito na lang. Huling katanungan na lang. So, ano yung advice mo naman sa mga bagong sibol na mahilig sa music, sa gitara? Mm-hmm. Ang masasabi ko lang, if you really are into music, no, kung gusto talaga nila maging ano, focus sila doon habang bata. Kasi naranasan ko, personal experience, pag kasi nagkaroon ka na ng pamilya, nagkaroon ka na ng mga anak, naiiba kasi yung ano, yung focus, naiiba yung priorities. Mm-hmm. Yung ano. So, kung talagang gusto nila 'yon, pursue their dreams, no, para at least kung makuha nila 'yon, at least nandoon sila sa they are living their dreams. Hindi naman sa sinasabi kong ano, pero siyempre, may konting frustrations, may regrets, pero ito yung chinos ko, this is what I chose, na path. So, parang ang music sa akin, hobby na lang, hindi na siya for income generating, ano, di ba? Mm-hmm. Pero at least, kahit pa paano, I can express myself sa pamamagitan ng music, sa pagtugtog. May audience o wala, okay lang. Sikat o hindi, okay lang. At least, in my own preference, in my own satisfaction, parang gano'n. Yun, sir. Nako, napakaganda pakinggan yung mga words of wisdom mo. Sana sa mga nakakinig sa ating mga kabataan ngayon. Yun, so pare ko, pwede mo ba sa mga invite sa ating Global Nars TV? Okay po. So sa lahat ng aking subscribers, itatag ko, post ko. Pinost mo yung, sir, yung video na to sa YouTube, i-re-share ko, tapos i-share ko rin sa aking YouTube channel. Baka madagdagan ang subscriber mo ng tatlo. Okay, sa lahat po na makakapanood po nito, subscribe po tayo kay Sir Samboy. Pero Samboy Logro. Alam mo naman si Samboy. Chef Boy, kamag-anak mo? Oo, kamag-anak. Okay, sige. Iboto mo. Subscribe tayo dito kay Samboy Logro. Kasi Sir Richard to dati, Richard Gomez. Di ba Richard ka? Richard Gomez ako dati. Hindi, I mean yung first name, Richard. Richard, pari ko. Oh, yan. Si Sir Richard, pero Samboy.
Global Nurse TV. Ang channel ng mga nurses at mga rakista sa buong mundo. Yan. So meron pang for healthcare and mental health na rin. Kasi music is also, pwede na. Yeah, tama. For mental health, di ba po? Yeah, pinagsama ko na, pare ko, para masaya. Magandang avenue for may mga depression, may mga anxiety, kasi naging advocate din ako ng mental health awareness. Mm-hmm, yun. So sir, saludo kami sa iyo at maraming salamat. Salamat sir. At God bless sa inyo diyan, mga kaibigan natin. Pag mas sa Pilipinas, balitaan mo ako para jam naman tayo. Oo, jam na yun. Sigurado yan. Sama ako sa band. Ano nga yung banda mo? Yung Lumberjacks? The Lumberjacks. Yan. Mm-hmm. Nasunod, sila yung guest natin dyan, yung Lumberjacks na yan. Ah, sige. Total, subscriber mo ako. Pag may bagong upload, magpapump na sa akin yung Ayun. Salamat, sir. So, paano? Good morning and good evening sa lahat po. And God bless, sir. Thank you. God bless, sir. Keep safe. All right.